Naghahain na po ng kontra-demanda ang mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto laban sa kolumnistang si Montulfo na kanilang nakaaway sa airport nitong Linggo. Sinuspindi naman ang tatlong kapatid ni Tulfo sa kanilang TV program kasunod ng umano'y pagbabanta laban sa celebrity couple. Darito ang report ni Julio Segovia. Suspendido sila, hindi ko alam kung gaano katagal. So sir, kayo muna magta-take place dun sa program? Or... Wednesday, Thursday, doon ako. Baka hanggang Friday daw. Ito raw ang naging desisyon ng TV5 kasunod ng pagbabanta ng mga kapatid ni Montulfo sa kanilang programa laban sa mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto na nakarambulan niya sa naiyan itong Linggo. Maling-mali yung ginawa nila eh. Maling-mali. Dapat hindi nila. They should have kept their emotions in check. Tsaka hindi sa publiko. Kaya tama lang na humingi sila ng patawad. Kusamang nagpato ng suspensyon ng TV5 sa mga kapatid ni Montulfo, tuloy pa rin ang sariling investigasyon ng MTRCB. It was our legal counsel who find basis and that is why it has been referred to the adjudication committee. We are authorized under the law to impose appropriate sanctions which can range from suspension, depende po sa ebidensya at kung anong lalabas sa pagdinig kung gaano katagal ito, at it can even result in cancellation of the show. Itinuloy naman ang mag-asawang Raymart at Claudine ang paghahain ng reklamo laban kay Tulfo. Kabilang dito ang physical injuries na dahilan ng paggamit pa ng tungkod ni Claudine sa paghahain ng reklamo. Gayun din ang reklamong child abuse dahil na trauma umano ang mga anak ng mag-asawa. Yung pananakit sa akin ni Montulfo, yung panununtok niya at paninipa niya, yun, kaya ko pagbigyan eh. Kaya kong patawarin siya, pero yung ginawa niya sa asawa ko, ang tuwing pinipikit ko yung mga mata ko, parang di ako makatulog eh, kung palulusutin ko yun eh. So yung sa mga bata ko, yun lang, na baka doon yung mental impact na rin, nakita ako mga emotion. Nakita nila na sinasaktan ako. hindi dapat sila akapusahan, hindi ako. Eh parang komedya na ata ito nangyayari ngayon ah. Magsasampa rin daw sila ng hiwalay na reklamo kaugnay ng pagbabanta ng mga kapatid ni Tulfo sa programa nila sa TV5. Hindi na mga minsan ay sa mga death threats na yan eh. Kung meron din tumitira sa amin o mag-a-attack kasi hindi ko alam eh, 'di ba? Parang sino ba sisisihin ngayon kung may mangyaring masama sa amin kundi sila. Dahil doon sa ginawa nila, di ba? Pag may nangyari sa kanila, paano kami? Kami ang natural suspects kahit na ngayon, wala na talaga. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting.